gwapo ni Kuya Nico. Artista ng Bollywood. Hello mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, Square Gen. So kung bago ka lang sa akin YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para lagi pong updated sa aking mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutan suportahan ang buong team Kalingap sa pangunin ni Kuya Val Santos Matubang, Ate End the Vlog at syempre ni Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasamahan sa buong team Kalingap, na dyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kababayan natin na nangangailangan at mahirap. Suportahan po natin lahat, guys. So ngayon, guys, mag-uusapan natin itong kapatid ni Tatay Robin, kung saan, guys, ay fresh na fresh from India na umuwi para lamang sa kasal ni Tatay Robin. So napag-alaman natin dito, nabanggit ni Kalinga Prab na sobrang gwapo ng kapatid Tatay Robin at may pagka-Bollywood. So ang Bollywood, guys, ay yung parang mga artista sa India. So para malaman natin ang background ni Kuya, tara, panoorin na natin in 5, 4, 3, 2... Umuwi ang kanyang kapatid. Andito si Kuya. Ay, Robin, ang pangalan niya? Nico, ma'am. Kuya Nico, hello! Gwapo ni Kuya Nico. Oh, gwapo ni Kuya Nico. Parang artista ng Bollywood, ha? Kuya Nico, nakaka-ano po ba kayong ano, Tagalog? Nakaka-intindi? Ay, galing! Wow! Hindi masyado. Hindi kagaya, hindi mas... Hindi kagaya niya na... Magkamukha nga po kayo ni Kuya Robin. Really? Siya, medyo mataba-taba lang. Ako, pero, ang gwapo ng kapatid mo, Tate Robin, ha? Pero gwapo talaga siya. Oh, gwapo si Kuya. Hindi, siguro kung nagtapataba-taba ka, Kuya Robin, ganyan ka din. Malapit na. Malapit na, ano? Sabi ko na, Kuya Rob, na para din, para yung ano nyo, yung katuan nyo, para parehas lang ng tama. Siya nga, paras nga. Siya nga, oh. Yung height nyo, parehas din. Tamang-tama nga, 5. Kasi ano ay mayroon po, mayroon siya, wala. Wala po na siya talaga. Kaya... Sige, maano po tayo doon. Kaya nga po, punta tayo ngayon para preparation na rin. Kasi mabibigay siyang regalo. Opo. Ayan. Mga halimbawa, kung ano naman mga sinasalute na, kung wala doon po, pabibili na lang daw siya. Hindi po, maaarkayan na lang po tayo. Kuya Nico, ilang years na po ba kayo dito sa Pilipinas? Almost 5 years. Almost 5 years na rin po. Ilan taon na po ako, Kuya Nico? Ilan taon na? 33. Ah, 33? Bata pa? Ilang taon lang pala ng pagitan nyo, no? Kasi 1987 po ako, 1989 siya. Ah, 2 years lang. Born niya. Okay, 2 years lang. Kuya Nico, anong naramdaman niyo po nung una niyo pong napanood si Kuya Robin? Kasi ngayon dati, hindi na kami ganun ba yung upload lang yung video. Pagkita ko lang, shock lang ko isang beses. Ano nangyari na yun ito, ganun yun. Pero pag sunod makita na video, pero wala na, okay naman. Na-shock ka lang nung una? Alam ko lang yung ayos ng buhay ng si Kuya. Salamat na kayo yung sa lahat ng team kayo. Team Kalingap. Kalingap. Kasi... help na kayo, yung kapatid ko. Parang si Kuya Nico mas mahihayain kaysa kay Kuya Robin. Ano? Meron ba? Subspoken. Kasi na siguro na Kuya siya din. Ano din siya para matibay din na mga kwentuhan na ganito. Kaso lang, pag naharap na first time naharap siya sa camera, yun yan siguro na Kuya. Naninibago. Kuya Robin, Kuya Nico, may asawa po ba kayo? Opo. 5 years na din pala si Kuya Nico dito, ano? Opo. 5 years na pala sa Pilipinas. Ayan, mga kalingap, na-meet natin ngayon. Sa unang pagkakataon, ang kapatid ni Kuya Robin. Ano pong work ninyo dito, Kuya Nico? Yung collector ako po, yung 5-6 lang. Ah, okay. Ganun din, collector din. Collector na ako. Ano naman, Kuya Nico, yung... suggest, ano yung nararamdaman nyo na kasi si Kuya Robin ay magiging part na ng Kalingap team? Pagkakalam ko yung sa may partner na siya Kalingap team. So, sobra happy lang kami para may trabaho na siya kasi lagi naman yung gusto ng magkatrabaho. Naman important lang trabaho. Trabaho talaga. Pag may trabaho lang, lahat naman pwede maayos lang. Pag walang trabaho, hindi pwede naman kahit pera. Opo. Agad nang ubas. Pag may trabaho na, kahit... Tama. Ang galing na. Galing.
pera kasi, maubos ang trabaho, pwede tuloy-tuloy. Hindi naman ubos lang yung trabaho, siya. May tuloy-tuloy lang. Pag may pera na, 1 year lang, 2 year lang, ubos na, hindi naman long life yun. Ano pong pangalan niya sa ano, India? Jitinder Singh. Determinder Jitinder. Sabay po ba kayong pumunta dito sa Pilipinas? O? Ay, hindi po. Hindi na. Taong na ikaw? Opo, ma. Ano ako? Almost about, ano ako na ba dito? 12 years na ako. Pero siya, ayaw ko na sana, kuya. Oh, di ba sinabi, yun yung kwento mo dati na di mo na siya pinapasunod? Ayaw ko na sana, sanabi ko na sa kanya, huwag ka na punta dito sa Philippines. Kasi may hirap, dami ng kalaban. Kasi yung selosan, lalo na sa yung trabaho namin na yung trabaho niya, ang ano, yung doon sa, ano ito, mga ingitan. Opo, kasi pagkita niya mga, yung boss niya na ganito na singil, talaga yung ano sa yung buhay ng isang collector may hirap talaga to yan ang lagi naman mga risk lang totally talaga. Risk lang pero ayaw ko na sana siya na kasi may niyari na sa akin eh, na kahit ano naman na sinasunugan ako na yung trabaho ko noon kuya pero sanabi ko wag ka na punta dito kasi dami na tayo na kalaban kasi puhunan maliit lang hindi talaga na ano matagalan ka naman na ano yung ayos yung trabaho mo, huwag ka na punta. Kaso hindi siya na sunod sa akin, gusto niya talaga punta dito. Eh alam ko lang, nadyan na siya sa airport. So hanggang doon lang guys yung ating reaction video dito sa pagpunta ng kanyang kapatid, ano? Ni Kuya Nico, ayan yung kapatid po pala ni Kuya Robin. Yung kapatid po niya ay sumunod dito sa Pilipinas sa kanya para maging isang 5-6 collector. So 5 years na po yung kanyang kapatid at si Kuya Robin naman po ay almost 12 years na. So kaya sa pananalita ay parang mas fluent na po ng konti si ano si Kuya Robin kumpara dun sa kanyang kapatid na medyo halata mo pa na medyo nag-a-adjust pa sa pananalita. So ayun guys, at nakita nga natin guys na sobrang pasalamat sa buong team Kalingap itong kapatid ni Kuya Robin dahil sa mga ginawang pagtulong sa pabahay, sa trabaho at ngayon nga gagawing miyembro ng Kalingap team o K-Boys itong si Tatay Robin. Ang kagandahan raw nito guys pag may trabaho ay talagang sigurado yung tuloy-tuloy na kita. Pang sustain sa pang-araw-araw na gastusin kasi pag binigyan mo nga naman ng pera tapos hindi naman pinalago ay mabilis maubos. So yun po at kwento rin po nila yung experience nila dito sa Pilipinas kung gaano kahirap maningil sa kanilang mga pinapautang at ayun nga yung risk ng kanilang trabaho bilang isang 5-6 collector. So alam po natin dito sa Pilipinas ay marami na po mga insidente ng mga Indiano o Bombay na naniningil ng 5-6 na merong hindi magandang nangyari. So talagang risk po yung trabaho po nila at sobrang delikado. So yun lamang po at abangan po natin yung mga susunod po na kabanata sa kwento ni Tatay Robin sa pagiging isang K-Boys at bagong member ng Kalingap. So maraming po salamat sa lahat. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye.